ikalawang pagtatakpo. Recca laban kay Kore. Sinisimulan na natin ngayon ang ika-apat na laban. Si Joker na ba ang tuturo sa natitirang pag-asa na Hokage team? O magpapatuloy ba silang kapag manalo si Lord and Kotele? Mabilis ka pala, Bubuit. Kukunin ang ki! Ikalawang anyo! Biyo! Kakaiba ang galing ng iyong sandata. Maaaring binabangko ka namin noon sa pangkat ng Uruha, pero malaki ang potensyal mong maging magaling. Kaya saludo na ako sa iyo ngayon, Lorcan. Ha? Talaga bang ganyan ang taong yan? Bisaya yata. Mukhang hindi nga siniseryosong laban eh. Ah, nahalata niyo na pala. Ay, nako. Wala kasi ako sa kondisyong lumaban. Ha? Ano? Bakit? Gusto niyo na ba talaga akong lumaban? Kahit may tumulong pa sa batang ito para manalo, magiging patas lang ang laban. Nandiyan pa naman ang aming pambato na si Master Kurei. Kaya siguradong kami pa rin ang mananalo. Anong sabi mo? Kung tutusin, wala talagang importansya ang magiging resulta ng labanang ito. Tumigil ka na! Ha? Siguradong matatalo ni Kuya Recca si Kurei. Ah, ganun ba? Kaya bakit bigla na lang umalis si Recca gayong may laban pa sila ni Kurei? Paano mo maipapaliwanag yon? Hindi siya tumakbo sa laban. Naghahanda siya para sa paghaharap nila ni Kurei. Ah, edi ilabas niyo siya. Ilabas niyo na ang bagong Recca. Ano ba nangyayari sa inyong dalawa, Joker? Dapat naglalaban na kayo ngayon! Ayoko na, dahil mag-aaksaya lamang ako ng lakas. Ibinibigay ko na lamang sa Bubuit na yan ang labang ito. Naku, seryoso ka bang talaga? Mauupo na lamang ako at manonood. Gusto kong makita kung paano lumaban si Recca gaya ng sinabi mo. Ano? Umatras na siya sa laban! Mga kaibigan, tumalikod na po sa laban si Joker. Ang ibig sabihin nito ay, ang nanalo sa laban ay walang iba, kundi si Lorcan Corganay! Ngayon po ay patis ng dalawang pangkat. Lahat ay nakatutok ngayon sa huling laban! Napaka-arugante ng dating mo, Joker. Pero hindi ba't yan naman talaga ang gusto mong mangyari? Huwag mong sabihin hindi. Alam ko ang pagnanasa mong makatapat sa laban si Recca Hanabishi. 400 taon ang naipong galit yan sa iyong kalooban, Master Kurei. Marami ko pang sinasabi. At ngayon, si Jenny na po ang magiging tagahatol para sa ating ikalima at huling laban. Pero nasaan ang pinagmamalaki na Hokage na si Recca Hanabishi? Nasaan si Recca? Lumabas ka na dyan! Hokage team, nasaan na ba si Recca Hanabishi? Kurei, mag-usap tayo. May palagay kong natanggap ni Recca na hindi siya mananalo sa akin. Nakapanghihinayang naman. Hindi ko akalaing madali siya matutuwag sa labanan. Kurei, akala mo ba natatakot siyang humarap sa'yo? Lorcan. Siguro akala mo natatakot din ako sa'yo. Patutunayan ko sa'yong hindi. Ikaw? Baka hindi mo nakikilala kung sinong kaharap mo. Kilala ko. Ako munang haharap sa'yo bago mo labanan si Kuya Recca. Pahala ka. Bilang dating uruha na nagtaksil sa akin, ipalalasap ko sa'yo ang pinakamalupit na parusa. Sandali! Kung ganun, ako munang kalabanin mo. Ha? Pwede ba? Huwag ka masyado mayabang dilan. Kayang-kaya ko na siya. Ako na lang lalaban sa kanya. Pagbabayaran niya ang ginawa niya sa atin. Sandali lang. Si Recca ang nakatakdang lumaban para sa inyong pangkat. Hindi pwedeng kayong bumalik sa kanya. Bilang tagapamahala ng paligsahan, payag ako. Ginoong Mori? Huling bahagi na ito ng paligsahan. Hindi tama mag-disqualify tayo ng mga kalahok. Isa lang ang tanong ko sa inyo. Darating ba si Recca? Siyempre naman! Darating siya! Kung ganun, binibigyan ko pa kayo ng huling pag-asa. Lahat kayo ay lalaban kay Kurei hanggang sa dumating si Recca. Pero kapag natalo na kayong lahat ni Kurei at wala pa rin si Recca Hanabishi, wala kayong magagawa kung di tanggapin ang inyong pagkatalo. Huh? Ano? Maaaliw na ako ng husto ngayon. Huwag mo silang bigyan ng pagkakataon. Gamitin mo ang paligsahan ito para durugin sila. Gusto kong marinig sa kanilang mga bibig ang pagmamakaawa. Tumahimik ka! Ano? Aking ama, bakit hindi ka nalang tumahimik at hayaan kami maglaban?
Kurei! Sinabi ko na sa oras na makialam ka, hindi ako mangingiming tapusin ka! May lakas ka na pala ng loob para suwayin ako, ha? Kurei, bawiin mo sinabi mo dahil kung hindi, hindi ako magtataluang isip na tapusin ka! Kailangan mo ring maunawaan na kapag itinuloy mo ang balak mong yan, matatapos na rin ang iyong buhay! Walang utang na loob! Huwag kang mag-alala. Tutuparin ko pa rin ang pangakong binitiwang ko sa iyo. Aaliwin muna ako ng pangkat ng Hokage at pagkatapos, maaari na rin mapasayo ang manggagamot na si Anna Yanagi. Subalit huli na ito, dahil hindi na ako lalaban para sa iyo. Pagkatapos ng araw na ito, pinuputol ko na ang anumang ugnayan nating dalawa. Ikaw ang bahala kung yan ang gusto mo. Pero tandaan mo ito, hindi ikaw ang pinakamalakas na nilalang. Dahil hawak ko ang tunay na kapangyarihan! Ngayon, simulan na natin! Kurei, sabihin mo sa akin, ano ba talagang pinaglalaban mo? Maaring hindi ko pa maiintindihan sa ngayon, pero bakit kailangan mauwi sa ganitong lahat? Upang muling ibangon ang ating mundo, sumama ka na sa akin. Mula ngayon, ituturo kita parang tunay kong kapatid. Kuya Kurei! Alam kong may kabutihan ka pa rin natitira sa loob mo. Pero kailangan mo lang itong itago, hindi ba? Ngayong tumiwalag ka na kay Ginoong Augustus Mori, pwede ka nang hindi maging masama, Kuya Kurei! Tama ba ako? Ano? Sabihin mo, tama ako! Lorcan, yan lang ba ang gusto mong sabihin? Ha? Itong sagot ko! Ha! Ha! Lumalaban ako upang maging malakas. Ano mang kabutihang nasa loob ko ay pinatay ko na nung umpaman. Ibang klase! Ang apoy! Apoy din ang kanyang kapangyarihan. Pero hindi katulad ng apoy ni Recca. Ang apoy ni Kurei ay parang katulad ng isang malamig na apoy. Sige, pagbibigyan kita. Sa bagay, isang hangal lamang ang susunod sa taong nag-iwan sa kanya mga kasama. Sa palagay mo ba'y babalikan pa kayo ni Recca? Tumahimik ka na! Max! Anino? Nalin lang ka ng sarili mong ginagawa. Minamadali niyo na ba ang inyong buhay o nag-aalala kayong baka hindi na nga siya dumating? Humanda ka sa akin ngayon! Nagkamali kang sumali sa kanila! Tapos ka na! Hindi ako makapaniwala na ang dali-dali mo palang lokohin! Kuya Recca! O ano, bilib ka na ba ngayon sa kaya kong gawin, Kurei? Ito isang ilusyon. Yan ang aking illusion flame dragon, si Rui ang Katanasi! Ayos, Recca! Nakabalik ka rin sa wakas! Pasensya ka na, Lorcan, kung medyo natagalan ako, ah. Pero palagay ko, kaya ko nang harapin si Kurei ngayon. Walang problema. Basta huwag kang patatalo, ha? Hindi ako patatalo, no? May tungkulin ako bilang ninja sa aking prinsesa. Huwag ka mag-alala. Poprotekta kita sa lahat ng oras. Recca! At ngayon... Simulan na natin ang laban!
Mukhang matinding pagsubok ang dinaanan niya. Teka muna, Recca. Anong klase bang pagsasanay ang ginawa mo para sa labang ito? Wala naman. Napasobra lang yata ako ng pagsasanay para makasigurong matatalo ko na si Kurey. Sumali ako sa paligsahang ito para sa'yo, Kurey. Dahil ngayon ang huling araw na makikita ko ang napakasama mong mukha. Tumahimik ka na, kutong lupa. Nagsanay ako mabuti bilang paghahanda sa ating pagharap. Tapos yun pala, iinsultuhin mo lang ako. Siguro ganyan din ang tingin mo kay Lorca noon. Masahol pa sa kapatid ang turing niya sa'yo noon. Nagtaksil siya sa uruha, kaya dapat lang naparusahan siya. Sama mo! At ngayon, ang laban sa pagitan nila Kuri at Recca para sa huling laban ng paligsahan. Huling laban? Simula na! Umanda ka! Homura! Saya! Dadare! Flame Dragon Combo! Labit! Ang pangbungad na atakeng ginawa ni Recca ay bagong kombinasyon ng kanyang Flame Dragon. At ngayon lang po natin ito nakita! Ang galing mo talaga, Recca! Mukhang nasulit ang ginawa niyang pagsasanay kanina. Madali na niyang nakokontrol ang mga Flame Dragon ngayon. Huwag na huwag po siyang pakakawalan, ha, Recca? Oba! Mga kaibigan, ito po ang unang pagkakataong nakita natin si Kurey na nasasaktan ang kanyang kalaban. At patuloy pong humihigpit ang natagong apoy na nakabalot sa kanyang katawan! Ano sa palagay mo, Kurey? Putong lupa pa ba makakagawa nito sa'yo? Akala mo ba'y nanalo ka na? Ano? Ako naman, lumang tugtugi na yan eh! Setsuna! Naloko na! Tinawag na ni Recca si Setsuna. Baliwala, Master Kurey. Si Setsuna ay bulag na Flame Dragon. Makikita ka niya sa ibang paraan. Gaya ng taong bulag. Ang galing. Pati si Setsuna ay kayang-kaya ninyong kontrolin ngayon. Talagang nakakabigla po ang mga pangyayari, mga kaibigan. Si Kurey ay unti-unting nilalaman ang apoy ni Setsuna Shōnen. Ang galing ni Kuya Recca. Siguradong mananalo na siya. Aba! Ha? Ano nangyari? Ang apoy ng dragong si Setsuna! Natalo! Siguro naman may baka pang pinag-aralan sa iyong mga pagsasanay. Ang isang taong kumokontrol sa apoy ay hindi madaling magagapi ng apoy. Nakapanghihinayang. Kahit naabot mo na ang antas na iyong kinalalagyan, hindi mo pa rin ako matatalo ng lubusan. Buhay ako hanggat hindi namamatay ang apoy na pumuprotekta sa akin! Teka, kilala ko yan ah! Nakita ko na yan minsan! Kurenay! Siya yung babaeng pinaslang ni Ginoong Augustus Mori! Tataka nga ako eh kung bakit hindi mo pa inilalabas si Kurenay. Pero nung huli kami nagkita, hindi pa rin niya ako natalo kahit na mahina pa ako nung lumaban. Mahal kong Kurenay, ito na ang araw mo. Durugin mo na siya! Madoka! Ang harang na ginawa ni Madoka! Nasira! Recca!
kakainin siya ng apoy ni Kurenai! Recca, dito magwawakas ang lahat. Lasapin mo ang sakit ng mawala ng minamahal sa buhay. Kuray, inaamin kong malakas siyang talaga. Sir! Recca, ito na ang pagkakataon mo para ipakita sa kanila! Ang boses na yun, galing sa matandang si Coco. Tawagin mo na ang lahat ng pitong dragon. Pag nagawa mo yan, doon lamang lalabas ang ikawalong dragon! Ikawalong dragon? Yan ay kung may natitira ka pang lakas para gawin yon at pagtiisan ang sakit! Kung ganun, gagawin ko. Para mailigtas ang aking prinsesa, pagtitiisan ko ang lahat! Recca! Ha? Nakatayo siya! Inaaksaya mo lang ang oras ko. Ngayon, pagbabayaran mo lahat ang ginawa mo sa amin! Seven Dragons, labas! Ang dami! Tinawag niyang pitong dragon na sabay-sabay. Sige na! Lumabas ka na! Labas na! Ang pinakahuli kong flame dragon! Yan ang ikawalong dragon. Salamat, Obesi! Salamat at lumabas ka na rin! Nagkakamali ka, Recca. Hindi ako lumabas para tulungan ka sa iyong laban. Ano? Lumabas ako para manood. Ikaw at si Kurei, ang laban ng dalawang magkapatid. Dahil ang mananalo sa labang ito, ang siyang magiging tunay na Flame Master. Ano, Recca? Kung nais mong makamit ang aking kapangyarihan, talunin mo siya sa abot ng iyong makakaya. Iniwan ka na ng natitira mong pag-asa. Tapos ka na ngayon, Recca. Kung ganoon, wala na akong ibang paraan kundi... Recca! Ano pa bang ginagawa mo? Sinusubukan niyang... Pagsamahin ang pitong dragon. Nakakatakot! Pinagsama-sama niya ang mga dragon! Recca! Nakikiusap ako sa inyo! Ibigay niyo na ang kapangyarihang kailangan ko! Nadere! Saya! Homura! Setsuna! Madoka! Rui! Goku! Wawasakin ko ang huli mong pag-asa! Kurenai! Talunin mo sila! Ngayon na! Mister. Seven Flame Dragons! Goku! Rui! Madoka! Setsuna! Homura! Saya! Nadare! Tapusin niyo na siya! Oh. Kurenai! Nagpamigaan ang alat ng dalawang Flame Masters! Sino kaya ang mananalo sa kanila? Si Kurei? O mananalo kaya si Recca? Sino kaya ang magwawagisan na tatanang lamang ito? Hukage o Uruha?
Nagawa niya! Recca! Hindi pa ako tapos! Ano yan? Nagbago ng anyo ang apoy ni Kurey. Yan ang imposible! Ang sagradong alam! Ang ibang Phoenix! Recca! Recca! Kahanga-hanga mga kaibigan, isang emigranteng alab, ito rin ang tumalo sa kapangyarihan ni Recca. Recca! Huh? Hindi maaari. Ano pong problema? Nakita ni Obeshi na kinokontrol ni Kurey ang sagrado niyang alam. Kaya pipiliin niya si Kurey bilang Flame Master. Marahil isang matinding kalungkutan na nagpatibay sa kapangyarihan ni Kurey. Si Kurey at si Mistress Reina. Hindi maaari! Anong katangian ni Kurey ang hindi ang kumpara siyang maging pinuno? Bakit siya salot sa ating angkan? Simula pa lang nag-isilan siya ay naramdaman ko na, Reina. Ang kanyang pag-iisip ay kasinsama ng kanyang sinumpang alam. Inakala nilang lahat na si Kurey ay salot at walang kasinsama. Subalit natakot lamang sila sa kapangyarihang dala ni Kurey. Nagkamali sila. Ang inakala nilang sinumpang alam ay ang sagradong alam pala. Ang matinding kalungkutan at paghihirap ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan upang kontrolin ang sagradong alam. Ang mahal ko. Wala ka ng pag-asa pang manalo. Sandali lang! Obeshi! Pwede ba? Itigil mo muna yung kakukwento mo. Prinsesa! Pakiusap! Tama na! Hindi! Hindi kita maaaring pagbigyan. Patawarin mo ko, prinsesa. Hindi na ako maaaring umatras pa sa labang ito! Isa akong ninja. Alam ko na wala na akong pag-asa pang manalo. Pero kaya ko pa rin protektahan ka, aking prinsesa! Nakahanda akong harapin ang pinili kong kapalaran! Yeah! Tama na, Recca! Yan ang gusto mo? Nakakaawa ka naman, Recca! Ang kaya mo lang ay saktan ng mga minamahal mo. Ang iyong ina ay habang panahong magluluksa sa iyong pagkawala. Ang iyong prinsesa naman ay pipira-pirasuhin na ni Mori. Kailan mo mararamdaman kung paano tuluyang mawala ng pag-asa habang inuubos ko ang iyong buhay! Nagagalit na galit ka sa akin, ano? Kung ganun... Nadali, Saya, Omura, Setsuna, Madoka, Rui, at Koko. Salamat sa inyo. Ano ginagawa mo? Ano bang iniisip mo? Kahit na ano pang mangyari, lalaban kami hanggang sa katapusan. Huwag mo na kaming alalahanin pa. Hindi ako nag-aalala. Kaya lang, hindi natin kayang tapatan ang kanyang kapangyarihan. Ang tanging pag-asa ko lang ay banggain ang kanyang alam. Tiisin ng sakit at manatiling buhay. Dahil ako rin ay isang Flame Master, hindi niya ako madaling matatalo sa laban! Ang 8 dragon! Recca! Recca,
Kinamumuhiang kita! Kinamumuhiang kita! Kinamumuhiang kita! Ah! Ana! Recca! Recca. Yan na ba si Recca? Recca! Nakaya niyang lupit ng sangradong alaw. Tatayo ka lang ba dyan at mag-aapoy? Subuko ka na! Na. Kurinay. Pero bakit? Kahit na anong gawin ko, hindi ko kayo nakayanang iligtas. Bakit si Recca nakakaya niya? Bakit hindi ko magawa? Bakit na nagagawang posible ang imposible? Recca! Sumuko. Kinamit ko ng lahat ng aking lakas sa Recca. Pero bakit? Dahil marami akong kaibigan! Ha? At iisa ang aming pinaglalaban! Ah! Marami nagmamahal sa akin di tulad mo. Hinayaan mong maghari ang galit sa puso mo, kaya ka nagkaganyan! Ah! Tama na! Tumigil ka na! Hindi ako naniniwala sa'yo! Wala kang alam tungkol sa'kin! Hindi ko kailangan ng kaibigan! Hindi na ako nagtataka! Kawawa ka naman, Kurey! Walang magluluksa sa pagkawala mo! Huwag akong sisihin mo kung bakit ka nagkakaganyan, Kurey! Master Kurey! Huh? Recca! Raya, ano ba tayo sa paningin ni Master Kurey? Kahit na ano pa ang gawin natin para matulungan siya, lagi na lang na tayong tinatanggihan. Lagi na lang siyang nag-iisa. Sa palagay ko, hindi. Balang araw, kakailanganin din tayo ni Master Kurey bilang mga kaibigan. Gaya ni Recca sa kanyang mga kaibigan. Recca! Tumayo ka na! Recca! Recca! Sinisa mo! Recca! Paano? Tapos na ang palabas. Hindi ko na matiis ang mga pangyayari. Prinsesa! Itigil niyo na ang ginagawa niyo dahil dinudungisan niyo lang ang aking paligsahang urabot o satsujin!
Wala kayong kwentang mga mandirigma! Meron pa palang isang kurey. Augustus, nasisiraan ka na ba? Anong balak mong gawin sa manikang yan? Manika? Tama ka, kurey. Isa nga itong manika. Pero hindi ito kasing hangal ng taong pinagmula ng kakayahan nito. Wala ka ng halaga sa akin. Aasa ako sa sariling kakayahan upang makuha ang manggagamot. Ako harapin mo, Augustus! Hindi mo makukuha si Anna. Harapin mo muna pinakamalakas. Magsisisi ka kapag pinilit mo! Oo nga! Hindi mo siya makukuha! Mga hangal kayong talaga. Tapusin mo sila sa isang iglap! Lola! Miss Kagero! Prinsesa! Magbabayad ka! Magbabayad ka! Aba, kaya mo pa palang magpalabas ng apoy! Magaling, Recca! Papakawalan niyang nakatago kapangyarihan! Wag! Hindi maaari! Mapangarib sa kanya at sa lahat kapag pinakawalan ito! Gagawa ako ulit kapag nawala ang isang yan! Ganon kasimple yun! Sinisira na po ng huwag magkuray ang buong arila! Nangangalit tayong lahat! Kailangan na ipagpaliban ang lamang ito! Yan ang tunay kong kapangyarihan! Magpapasa akin ang babaeng ito! Magpapasa akin ang buhay na walang hanggan! Tigilan mo na ang iyong kabaliwan! Gusto sumari! Tapusin mo na sila! Recca, makinig ka! Suot mo yan! Pwera na lang kung sumusuko ka na! Kurey! Tamang sinabi mo, Recca! Ako ang dapat na magpatakbo ng sarili kong buhay at hindi ibang tao! Ayan na! Oh! Flame power! Isa na lang! Alam kong may natitira pang lakas mula sa inyo! Sabihin mo lang at susunod kami. Maaaring silang dalawa ay mga kunay na flame busters! Recca! Yeah! Kurinai! Bakit? Dahil hindi nito kayang kontrolin ang kanyang sariling enerhiya. Ano pang hinihintay mo? Sunugin mo na sila! Gayun na! Winasak nila Recca at Kurey ang pinakamalakas kong alagad! Hindi! Bakit kailangan mangyari sa akin ito? Sinasanamin ang alab ang kalooban ng isang tunay na Flame Master. At ngayon, naging iisang kanilang kalooban. Hindi pa ako tapos! Sandali! Augustus! Prinsesa! Recca! Tapo! Saklala! Ah.
Mr. Mori! Ituloy mo! Huwag kang hihinto! Ano ito? Iniligtas ni Madoka ang flame dragon na Recca ang lahat ng nasa loob ng arena. Kaya lang po, ang buong arena ay nababalutan pa rin ng usok. Recca, sumagot ka! Buhay ka pa ba? Nasaan siya? Recca! Hindi ko makita. Kuya Recca! Si Recca! Mga kaibigan, buhay si Recca Hamabishi! At kaya itinasa niya ang kanagkanag kamay! Natalo ni Recca man ang mga masasamang loob at tinanghal siyang kampyon ng lahat. Hindi ko akalaing matatapos ka agad ang kwentong ito. Oo nga, hindi pa natutuklasan kung paano matatagal ang sumpa kay Miss Kagero. Hindi pa rin naman tapos ang laban ni na Kuya Recca at Kuray. At sigurado, may magkakaintereso naman sa kapangyarihan ni Miss Ana Yanagi, ang manggagamot. Oo, alam ko yun. Pero kahit na anong mangyari, ako pa rin na magliligtas sa akin, prinsesa. Recca! Hoy, ano ba, Recca? Manunod na lang ba kayo dyan?